Hi guys, hi mga ka-reels. So sa video nito, meron lang po akong i-share sa inyo na isang kwento na kapupulutan po natin ng aral. So alam niyo po ba yung kwentong The Retiring Carpenter? Once upon a time, merong isang carpenter na napakagaling sa larangan na yon. So sumali siya sa isang contractor na kung saan meron po siyang boss. Bago po siya sumali sa contractor na yon at before siya nag-start, meron po siyang promise na kung saan gagawin niya po lang ang lahat para makagawa po ng bahay na kung saan yung bahay na yon na ipapatayo niya is full of creativity, dedication, and love. So ibig sabihin, every houses he built, ibibigay niya yung best niya para sa bahay na yon. And then, before siya mag-retire, kinausap niya po yung boss niya na magre-retire na siya. Pero, sinabi po ng boss niya na bago siya mag-retire, meron lang siyang isang kahilingan na kung saan meron pa siyang one last house na ipapatayo before po siya mag-retire. So, dahil mahal din niya ang work niya and then matagal na po siya sa serbisyo, pinagbigyan niya po yung kahilingan ng boss niya. So, nagpatayo po siya ng bahay. So, habang pinapatayo niya po yung bahay, parang tinatambad na siya. So, hindi niya po ginawa yung best niya. So, kumbaga, atat na po siyang mag-retire. So, parang tinake for granted na lang niya yun. Ginawa niya yung bahay, pero hindi niya sinunod yung promise niya na every house he built, ibibigay niya yung full creativity, dedication, and love niya doon. So, yun nga, natapos na po yung bahay. And then, So, sa dinami-dami ng bahay na pinatayo niya, yung one last na bahay na yon, hindi po niya ginib yung full effort niya and potential niya po doon. And then, after niya po matapos yung bahay, sinabi niya po sa employer niya, sa boss niya, na natapos na po yung bahay na. So, sa time na yon, nung pumunta yung boss niya at tinignan yung bahay, doon niya nalaman at doon niya binigay yung susi ng bahay at lahat ng papeles. Yun pala yung bahay na ibibigay sa kanya ng boss niya as a thankful or as a thankful gift para sa kanya dahil sa tagal niya pong nagserbisyo sa boss niya ngayon. So yun po yung binigay sa kanya at bahay niya na po yun. So nung nalaman po ng carpenter na house niya na pala yun, so sana sa isip-isip niya, sana binigay niya yung best niya. Lahat ng love, lahat ng dedication at lahat ng creativity nilagay niya dun sa house na yon. Pero it's too late, natapos na po yung house and nasa huli ang pagsisisi. So dun na po natatapos yung kwento. Ano po ba yung moral ng story na to? So ang moral ng story na to is kailangan huwag po nating i-break yung promise. So yung promise niya noong una na i-give niya yung best, so hindi niya po ginawa sa last. So dapat sa lahat ng ginagawa natin, kailangan ibigay natin yung best natin para wala tayong pagsisihan balang araw. Yun lang po. Salamat. Bye.